Ang tanong po ay, ano po ang stand ng Adventist para dun sa mga taong tumatayong ninong at ninang sa binyagan sa mga Katoliko? Ano ang stand ng Seventh-day Adventist tungkol sa mga nagnininong at nagnininang na tumatayo sa binyag, no? Sa Catholic? Unang-una, mga kapatid, ano? Ako, lagi ako nakukuha ng ninong. Hindi ka nagpapaproxy. Ah, hindi. Hindi, umaatin ka talaga. Umaatin ako. Ang kapatid na, yan, magnininang yan sa susunod na buwan. November. Oo. Ngayon, ano ang stand ng Seventh-day Adventist dito? Ayan. Sabi ni Mrs. Y, sige po maroon kayo sa mga gatherings nila na mayroong natatanging layunin. Ako, mga kapatid, umaattend ako, tumatayo akong bilang ninong ng bibinyagang bata. Ito na yung pagkakataon para mailapit ko yung aking sarili sa bata. Sa bata at doon sa pamilya, doon sa magulang. Kasi alam nyo po, mga kapatid, yun pong nature o yung culture ng Catholicism, kapag kayo po ay naging kumare, ay itatakwil na niya ng kamag-anak, pero ang kumare. Totoo, no? Yung samahan. Kaya nga, ito yung pagkakataon na yung ating sarili, mailalapit natin sa kanila na hindi na tayo magpapagod. Kapag mayroon na tayong malapit na ugnayan sa kanila, mas madali na nating maipapasok yung ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Magandang paraan yan. Kasi sabi ni Mrs. White, pumaroon kayo sa mga gatherings nila. Mayroong natatanging layunin. Ano bang layunin natin? Hindi naman tayo pupunta roon at magnininog para makikain. Ang layunin natin, eluhuran yung mga santo. O kaya makikain. Makikain, hindi. Kundi, mailapit natin yung damdamin natin sa kanila at maihatid natin sila sa paanan ng ating Panginoon. Isang magandang pagkakataon din ito, mga kapatid, habang lumalaki yung iyong inaanak, mayroon kang kapangyarihan na ma-share sa kanya, maituro yung matuwid na landas na kanyang tatahakin habang siya ay lumalaki. Ayun. Sapagkat malapit na nga ang inyong ugnayan sa isa't isa. Kaya sa atin pong mga Seventh-day Adventist, na wala hong problema yun. Pero kung kayo po'y nasa mahina pang pundasyon, mga kapatid, at masakit sa inyong kalooban, hindi kayo panatak, edi huwag muna ninyong gawin yung mga ginagawa namin. Kasi hindi kayo panatag, so magiging pabigat lamang sa inyo pong budhi. Pero kung meron kayong mithiin na mailapit sila sa Panginoon, why not? No? Kasi mga kapatid, ito pa napansin ko, kapatid na rin, no? Brother Aldrin, kapag yan ay tinanggihan mo, kinukuha kang ninong, ninang, tinanggihan mo yan, mahirap nang balikan yan. Tatampo. Pinutol mo na agad, no? Ugnayan. Yung ugnayan nyo, magtatampo yan, tama sabi mo, magtatampo yan. Kapag nagtampo yan, nagtatanim ng hinanakit. Okay. Pag ipinasok mo ebanghelyo, di kanyang tatanggapin, kapatid na ano. Maliban na lang kung bukas ang kanyang isip. Pero karamihan na nire-reject, re-rejectin ka rin. Di ba? Kaya magandang pagkakataon na kapatid na rin, may dadagdag. Oh, dugtungan ko lang po. Tama-tama, actually, kumbinsido ako sa sagot ni Brother Fernan. Ito rin po ay ugaling ni Apostol Pablo. At yung kanyang layunin ay para makahikayat ng marami sa Panginoon. Ito talaga yung intensyon. Sabi po dito sa 1 Corinto, Kapitulo 9, talatang 19 hanggang 21. Sapagkat bagaman ako'y malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aaring tulad sa Hudyo upang mahikayat po ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagamat wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan.
sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Correct. Upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Yeah. Isa po itong napakatalinong pamamaraan. Kasi po, kung pagpunta po, halimbawa, niyaya po tayo na magninong o magninang, tapos ang isasagot po natin, ay hindi po yan, hindi pwede, mali naman yung reliyon ninyo eh. Oh. Tapos bibinyagan nyo, baka ma-imperno lang yung bata. Sigurado ang magiging reaksyon ng tao, sasama po yung loob sa atin. Away. Away po ang mangyayari pag ganun. Pero ang sabi nga ni Apostle Pablo, sa mga walang kautusan, ako'y nag-aring walang kautusan. Sa mga may kautusan, ako'y nag-ari rin na may kautusan. Sa mga Hudyo, ako'y nag-aring Hudyo. Sa mga Hintil, ako'y nag-aring Hintil. Upang makahikayat ako ng lalong marami. Kasi nga po, kung ikaw naman ay tatanggapin mo na ikaw ay magninong, di ba isang magandang paraan para mapalapit ka sa pamilya, mapalapit ka sa bata, hindi para kumain sa binyag. Ang intention talaga ay mahikayat mo sila sa totoong pananampalataya. At saka kinukuha kang ninong, no? O di kaya yung asawa mo'y ninang, sapagkat iniisip noong taong pumukuha sa'yo, na mayroong kang kakayahan na sumubaybay din sa paglaki ng kabataan. Ay, magandang bagay po yun. Actually, sa katotohanan niya, wala pong, hindi natin talaga doctrine yung term na ninong at ninang. Na yan po ay, ano ba tawag dyan, ina-accept na lang natin na term witness para lang ma-please natin yung kanilang kaisipan. Ano, sinusundan lang natin yung kanilang kaisipan. Kaya pag tayo nandito, halimbawa, merong ano ba yung sanggol dito, iyahandog. Actually, hindi po ninong ninang ang dapat natawag po dyan. Kundi, guardian. hindi yung guardian, may tatak na ganito. Oo. Yung tagapayo, pagpapalaki. Kaya mako-question na tuloy ako, bakit may, ba't may tattoo yan? So, pag-aralan natin, ba't ka may ganito? So, doon muna tayo sa ano. Magandang term po dyan, siguro guardians, o kaya ikalawang magulang, ano? O kaya, tangit din naman, pag-sponsor. Hanggang paglaki yan, pag nagtawa yun, syempre. Kukubra yan. Pag-sponsor, delikado. Delikado. Talagang, kapag wala na yung pagpaaral yung nanay, yakanting ka yun. Baka meron kang 5,000, pang matrikula lang inaas. Ah, ganun ba ito? Pasensya na, dadalawan din mo. Kaya delikado pag... Siguro diba? So, kaya, nako, delikado pag-sponsor. Baguhin natin ng term, mga kapatid, no? So... Kaya tuloy marami ninong nagtatago. Kasi mahirap, lalo pag kagaya na ito, nagka-countdown na. Kasi sabi ng iba, money po ninang, money po. Hindi mano. Money po. Money? Money po ninang, money. Kaya mapapansin nyo, tuloy yung sasapit ang ano, kanya-kanya na ano yan. Parang NPA, akit sa pundok. Tatamaan. Sige po. Tago-tago. Permanent address. Pag lumipas na yung Christmas at kinatawag na... Hindi siya nulusot, kapatid ko. Pero may New Year pa eh. Kami-tritong sa... hindi pa siya. Bago natin yung turn, no? Apo. Ikalawang magulang. Mas maganda. At kung meron pa kayong mas maisip na mas maganda pa, pwede. Yan ang ating yung guardian, gamitin. I was found as a beggar.